Andito kayo ngayon, guys, para matuto magluto na. Okay. Meron tayo ngayong fish. Andito ang ating calamansi at sibuyas. Lalagyan din natin siya ng konting bawang. Andun pa yung bawang, guys. At ang toyo natin. Tayo ngayon ng mantika sa kawali. At antayin natin uminit yung mantika. Ayun, guys. Alam nyo, guys, kung bakit pinipilito ko muna yung isda bago ko siya ilagay. Bago ko siya ilagay sa pang fish steak talaga, guys. Kasi, guys, unang-una sa lahat, kaya natin siya pinipirito para hindi siya madurog. Alam naman natin, guys, ang isda ay sobrang lambot at mabilis siyang mas madurog kapag ka masabaw. Siya, wala na siyang, ano, guys, wala na siyang tinik. Pinatanggal ko na din sa palengke. Yan, makikita nyo naman siya, wala na siyang tinik. Una natin gagawin, guys, ispirituhin yung isda natin. Maghihiwa na muna tayo ngayon ng bawang, sibuyas, at ang ating mga kalamansi. Unahin na natin hiwain yung bawang, guys. Nakita nyo naman, guys, mausok pa siya. Mausok-usok pa kasi nandun yung pirituhan namin sa likod. Mamaya, guys, ipapakita ko sa inyo ulit yung finished product na ginawa ko. So, ayun, guys, kaya isang sibuyas lang yung nilalagay natin kasi mahal talaga ang sibuyas. Para sa mga hindi nakakaalam, mahal ang sibuyas. Mahal ang bilihin, kaya dapat mahal yung mga bilihin ngayon sa palengke. Bigyan natin siya dito. My gosh, kumulay yung sibuyas sa kamay ko, guys. So, mamaya siguro hindi ko alam kung makakagulitap. Alam nyo, guys, nanggigigil ako kapag ka ganito to. Maliliit lang ulit yung bawang natin, guys, para makain natin at hindi nila mapansin na may bawang yung niluto. Ayun, guys, maliliit na yung hiwa ko ng bawang. So, guys, titignan ko muna yung fish ko doon kung medyo luto na siya para maibaliktad ko naman. Alam nyo, guys, hindi siya dapat masyadong pirituhin. Ganyan. Ganyan lang dapat, huwag natin siya masyadong sunugin, guys. Kasi lalagyan natin siya ng sabaw. Okay? Yung fish fillet natin. Fish fillet. Fish is ating isda. Kailangan na natin mag-gisa ng bawang at sibuyas. Lagyan na natin yung isda natin. Yung isda natin, guys. So, ngayon maglalagay na tayo ulit ng toyo. Guys, ng paminta. Yung paminta natin is yung crock. So, guys, na ilagay na natin yung ating calamansi sa baso. Tatanggalin natin ngayon yung mga buto niya. Para hindi natin maisama dun sa
fish steak natin. Ayun guys, wala na siyang buto. Konti na lang, maliliit na lang. Pwede na yan, ilahalo natin doon. Ilalagay na natin siya. Tinakpan na natin yung fish steak natin. Wait na lang tayo ng after 5 minutes then, pwede na natin siyang iserve. So ayun guys, naka 5 minutes na tayo. Pwede na nating kunin yung fish steak natin.